tapos na in-air dry ko. Sabi naman, one day air dry lang is enough na. So, in-air dry ko siya kahapon. Part lang po na once yung mga soy mix po natin, inilagay po natin sa isang panggana. Haluin po natin sila bago gamitin. Kasi lalo doon sa mga maliit yung stem or leaves. Like check mga sedum. Mainit po yung ilalim ng lupa. At posibleng matuyuan tayo ng roots or maluto. Kaya kailangan po bago po natin gamitin, haluin po muna natin. Make sure na nahalo or mixed well para yung mga lupa sa ilalim ma-rest or mahangin ng lamig. Pero make sure po syempre na tuyo yung soil mix bago gamitin. But, hi! Good day, plantitas and planties. So, next natin ilalapat ay ang mga cactus. So, sa previous video ko po, tapos na ako mag-repot ng succulents. So, air-dried cactus naman po. Those beauty. Can we please appreciate them? Brain cactus. Bunny ear. Oh, look at that. May baby na siya. Actually, natanggal ako na po ito ng pups. Kasi talagang gusto na ko mawala ng pups niya. Ipapakita ko. Kagabi yun, habang in-air dry ko sila, habang nag-uproot po ako, tanggal na yung apat na pups niya. So, nirepot ko na siya agad. At ito po yung mga yung apat na pups na natanggal sa mother plant. And agad ko pong ititanan na yung kahapon. I also have leaf propagation ng mga nalagas na baka sakaling mapropagate kasi nagbabagyo. So, namatayan ako na ito. Crest Nevada. Hindi naman sinasadya. So, wala. Sa lakas ng hangin, talagang naampiasan pa rin at naulanan kahit nasa bubunga na. At inilagay ko pa sa ilalim ng mesa. Nag-try din ako mag-save. So, walang dried na sila. Water propagation naman. Versus soil propagation. So, let's go back po sa ating cactus repotting. Cactus repotting time. So, I recommend po na mag-gloves kayo for cactus para hindi tayo matinik. So, minsan kasi hindi pa tayo sanay. Minsan naman ako hindi sanay. Pero, I don't recommend plastic gloves. Kaya dinoble ko na lang siya. Kasi matutusok at matutusok pa rin tayo ng tinik niyan. Mas prefer po natin yung mga rubber gloves or yung tela. Yung parang pang-construction or pang-dishwashing na rubber. Or yung may pintura para hindi tayo matusukan ng mga tinik. Pero sa iba naman po kasi sanay na sa ganyan, hindi na sila nag-gloves. Pero kung sakali, wala po kasi akong rubber gloves, mga plastic gloves para sa mga cooking gloves ko. Dinoble ko na lang. So, let's repot na po. Ginamamaselan sa lupa ang mga cactus. So, basta hindi mo lang sila tigilan palagi. Ay mga nag-isip mga agad. Kadalasan sa mga cactus po kahit ibabaw na ibabaw lang, hindi sila kailangan naliman. Pero minsan kasi hindi stable yung lupa kaya nilaliman natin ng tanim. So inuna ko na yung mga napanggalan ng pups. Natin ang brain cactus na binili ni mama.
cutting our cactus. Our 8 beauties. And our plus one. Take note nga po pala na kapag tayo ay nag-repot ng mga succulents and cactus, and make sure na hinding-hindi niya sila didiligan agad. So, yan po ang common mistakes na kaya na mamatayan tayo. Means hindi natin sila na a-uproot, na air dry. And mostly, dididiligan natin agad. Pagkabili sa garden shop or pagka-repot or pagkatanim agad. Nabibigay ng cactus. Galing dito. So done repotting na po. After a week, bago ulit sila didiligan. Huwag na huwag silang didiligan or itapat sa may sunlight. So, shaded area lang po. Or much better sa loob ng bahay since nag-uulan ngayon. After a week, saka po didiligan, then every 2 weeks po, or depende naman po, kailangan i-check din yung mga cactus natin kung nahingi na ba sila ng water, kasi minsan din natin mapapansin ng true soil lang. So, thank you for watching po. Please like, share, subscribe, and turn on the notification bell for more updates and more videos for our planting vlogs. Thank you! Update sa ating germination seed ng cactus. Uy, minaga. Pero nasa labas lang naman. So, yan. Kung hindi ko man po nasabi sa video is kailangan hindi sila naarawa. So, much better sa loob lang. Kasi yung gapatak nilang tubig or detained solution sa loob. As of na today, 1 day pa lang, since kahapon pa lang natin siya nag-start ng germination. We'll update more soon. Thank you!